Ayan, nakaka-house to house lang namin. I think yung survey ngayon, although number one na sila, I think it's not really reflective of the real sentiments of the people because I think they will get more votes. Kasi marami yung nangangamba, tinatakot po ng aming katunggali. Yung mga chairman, di raw re-release yung kanilang mga allotment, yung mga vendors, huhulihin daw sila. Yung mga food pack, hindi raw nila ibibigay pagka pina-black propaganda kami, hindi raw namin pagpapatuloy yung food pack na overpriced. So, ang survey po is not really reflective. But once the election gets closer, you will see a bigger landslide for BBM and Sara. Kung meron na silang survey na pinapakita na iba, ako po, everyday po, nakikita nyo, umiikot ako house-house. Ngayon, umuulan. Kaya lang nyo ako na-checkuhan dito sa Jollibee. Ay, kasi yan, kita nyo nga, medyo basa na kami. Nabasa kami ng ulan. At inabot kami ng ulan ng aming second district team. Ang response po, hindi pa kami lumalapit. Binibictory sign na ho kami. Kaya overwhelmingly po. Of course, as I said, the survey will not truly reflect the true sentiments of the people because of the intimidation occurring in the city of Manila. Pero sir, since November last year, tuloy-tuloy yung pamamayagpag nila sa mga survey. Until now. Oo, mas malaki pa ho yan pagka nawala na pangamba ng taong bayan na ito'y matatapos na ang termo na ng kalaban. So, ibig sabihin, pag nakuha na nila yung mga food pack nila at binipisyo nila, lalabas na ang tunay nilang damdamin. Hindi lang nila maipakita ngayon, pero ngayon pa lang nga, lamang na. So you will see an overwhelming victory here for the BBM Sara team. Dito sa Maynila, sir. Hindi po dadalo si Bongbong Marcos sa debate ng Comelec. Bilang kalyado po, malapit na kalyado, anong COVID niyo dito, sir? He may have his reasons for not attending. And baka naman may conflict of schedule. I'm not really privy to his schedule. So, confidential naman yan. Kung may mga natanguan na siya na mga provincial ho, ay baka ho kailangan i-comply niya yung sinabi niya. Alam niyo naman ho, presidente yan, kailangan pag sinabi niyan, paninindigan niya. So, baka ho, ganun ho ang sitwasyon. So, wait, what do you think kailangan pa? Number one, ano pag papaliwan na? Alam niyo naman ho, I'm sure pag mag-attend siya, he can easily handle the questions with kasi nakita naman natin ang experience niya as the son of one of the most visionary presidents we have ever had. I think he has the fruit will not fall far from the tree. I think he will be the same visionary. He will more than his father, he will have something to prove because they have been much maligned for the past 35 years. So, actually, 86 to 36 years. So, they've been much maligned. And I think he has so much to prove to the country that he and his family name is worth the grain of salt it's supposed to have. No? How resounding, sir, is their call for unity dito po sa Maynila? I think ang call for unity spurs from the fact that people want to uplift their lives and they see that in a united Philippines under BBM Sara. So yan po ang hinahangad po ng bawat Manileño at ng bawat Pilipino. So I think the call is the same all over the country, but despite the fact that our presidential candidate is exerting all efforts to suppress the Manila vote, I think at the end of the day, BBM will win resoundingly in the city of Manila. When you're saying Manila is a scope country, anong pagod mo doon, sir?
Hindi po totoo yan. Nakita niya naman no, sa mga surveys at sa pag-ikot po ni BBM na kung gaano kainit ang pagtanggap sa kanya. Nung nakaraan nga, 24 kilometers yung motorcade namin na natinime namin for 1 hour 50 minutes, nakaka 3 hours na kami, nandun pa lang kami sa kilometer 5. So, dahil sa dami ng tao, dahil sa dami ng tao na sumama, at sa dami ng tao na sumalubong. So, I think they don't have that. Sila pinalalabas na nila yung mga sasalubong sa kanila. Yung kay BBM naman, sinusupress na nila, naglalabas pa sila ng memo sa mga ibang kaalyado nila na huwag palalabasin ang mga taong bayan. E nakita nyo naman, nung nabalitaan na dadating si BBM, ni isa naman, hindi marunong mag-akot si BBM. At alam nyo naman, very authentic ang support ng tao kay BBM. At so I think it's not an ISCO country. Sabi ko nga nung isang interview ko, ay dalawa ho yan. Kung it's not only because the people love BBM, but if ISCO used the 22 billion and the 15 billion, that's about 37 billion, properly, judiciously, para sa taong bayan, I think despite the fact na mahal ng tao si BBM, they will still go for ISCO. And the mere fact that there is no groundswell for ISCO in the city of Manila goes to show that he did not use the money of the city properly.